Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Diba, nung nakaraan, pumunta sa Davao ang Hellfire. Andun sila Sir Noriel, tapos sila Sir Black Sheep Ghost Trip. Anyway, kasama nila si Kigs TV doon. So, panoorin nga natin to. Yung reaction video, yung pagpunta nila sa Black Lady House. Alam naman natin yung Black Lady House. Ito yung pinaka-iconic na lugar na pinupuntahan ng mga Peking ghost hunters sa Mindanao. Diba? Diyan nakilala sila Reborn, sila Kuya Red, sila Donsky, sila Zards. At some point sila AlphaGo 01 yata. Nag-content na rin dyan sa Black Lady House. So, ito naman from Luzon, pumunta sila dyan. Ano? So, panoorin natin to. Ngayong gabi nga ay aking papasukin ng mag-isa ang tinaguriang sobrang nakakatakot, sobrang haunted na bahay na ito. At hindi ko nga alam kung kakayanin ko ba mga paramdam at aparisyon na kung sakaling magpakita sila ay makakaya ko ba. Lalo na at ako'y nag-iisa lang na mag-iimbestiga para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga nakikitang. Yun yung tumalsik eh, no? Tinan mo. Tumalsik yung cellphone ni Boy Balud na halatang binato. Tinan mo. Ito yung part na kinalabit ni Zards eh. Ay makakaya ko ba? Lalo na pagkalabit ni Zards. Kung alam, biglang tinil tumilapon. Kayanin ko ba mga paramdam at aparisyon na kung sakaling magpakita sila ay makakaya ko ba? Lalo na at ako'y nag-iisa lang na mag-iimbestiga para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga nakikitang di umanoy mga aparisyon at paramdam sa bahay na to. Si Black Sheep Ghost Trip palagi ng tol sa oras at tumapak to walang atrasin na tol. Umaangat yung kandila, sobrang nakakatakot. Kay Donsky Gash TV na nga galing, isang sikat na ghost hunter sa Mindanao na may mahigit 300,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at ayon pa nga mismo sa kanya. 1,000% legit ako. Kaya nga sa mga TV station, tayo favorite kasi sakalam tayo. Sa Manila lang kaya nila mag-explore. Ako buong Pinas, nalibot ko. Ganun ako kasakalam at legit. Ito yung kay Reborn, no? Ano naman masasabi mo doon, Kuya Red? Demonic to, bro. Si Kuya Red Ghost Adventure, isa ring sikat na ghost hunter sa Mindanao na may mahigit 370,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. Sobrang lakas ng puwersa ng demonyo. Sana palag Black Sheep, hiningi niyo sa akin yung behind the scenes. Dito. Yung bahay na yun, kailangan na talaga ng matinding exorcism. Sobrang lakas na talaga niya. So, I think exorcism na talaga yung kailangan. Sabi ko, alis na tayo. Kasi nananakit na eh. Max! Ayan! Nagtungo nga kami ng Davao para puntahan ang kontrobersyal na Black Lady House. Oo, tol. Nasa Mindanao kami ni partner Noriel. Ganda na editing ha. Ito yung sa mga video nila na nakikita natin na buo pa to. Owner nitong bahay na to, tol. Nagalit. Kaya nga, ang ginawa giniba na lang. Ah, yun yung dahilan. Yun ba yung reason? Nababoy daw yung lugar talaga na to, nababoy. Kaya mas minabuting giniba na lang nila. Nakaganda ng paligid daw, sayang. Mga tol, nasarapan natin yung bahay na sinasabing namumugaran ng iba't ibang mga may kapre pa yan sa may puro dito. Daw may kapre andito nga yung bantog talagang tinawag na Black Lady House. Meron din daw dito nga mga apparition ng duwende at kapre. Mapapansin naman natin dito sa paligid na napakaraming puno ng mangga
At bakas dito yung tandaan na rin ng mga puno na to. Tara. Matagal na rin tayo sa pagtuklas sa larangan ng ghost hunting. Marami na tayong napuntahan at napasok na talaga namang kinikilalang hunted base na rin sa madilim itong nakaraan. Pero ibang araw ang bahay na ito sapagkat sobrang aktibo nga ng mga nandito. Kung sila nga na grupong pumasok ay ganun na lang kagrabe ang pinalasap sa kanilang paramdam. Mararanasan ko rin kaya ang mga naranasan nila. Kasi ang magiging argument ng mga ano dyan, men. Magiging argument ng mga... fanatics or mismong sila Kuya Red at Donski. Eh wasak na yan eh. Kaya wala na magpaparamdam sa inyo. 'Di ba? Pero kahit na wasak pa yan or ano, nandiyan pa rin yung espiritu, hindi naman mawawala yun diyan. 'Di ba? Yun ngang ano eh. Yun ngang let's say halimbawa dating killing fields tapos biglang pinatayuan ng eskwelahan, magmumulto sa school yung ano eh, kahit iba na yung environment eh, di ba? Hindi mawawala yon, men. Kita ko rin kaya ang mga nakita nila. Tara. Sira na yung park mo dito. Pero ano, I do believe naman na meron dyan. Meron naman talaga. Actually, kahit saan lugar naman siguro, meron. Depende na lang yan kung ano, kung masyadong active o hindi. Masipag na multo o tamad na multo. Pasok! Sila no, pagpasok dyan, ano na. Bali, may kita natin na pinagpapasag na yung jalo sila. Ito na yung tinuguri ang Black Lady House. Ito na ang itsura niya ngayon. May second floor to. Ito yung hagdanan. Pero, yun nga, wala na rin. Second floor. Yan. Yan, may kita pa natin yung ano yan ang hagdanan. Ito na nga ang bahay ngayon. Wala nang bubong, nagkalat ang mga tipak ng bato na mula sa dingding, mga basag na salamin at mga kahoy na sa aking ang palagay ay nagmula sa hagdanan at sa itaas na bahagi ng bahay. At base na nga sa mga video ng mga sikat na nagpunta dito ay sobrang aktibo at mapanakit ang mga entity na naririto. Sobrang dami nga ng kababalagan sa bahay na to, mga aparisyon. Nandito kami para tulungan ka. Ilang beses nang pumunta si Kuya Red dyan na tutulungan niya, ano? Pero hindi niya matulong-tulungan. Wow! 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 Nakinig dito, bro! Yun! Hello? Pati sa kisa na yung dami. Paggalaw ng mga mabibigat na gamit. Ay, nako. Pare, malakas to. Malakas to, bro. Tanongin niyo si Gary Ghostbuster. Isa siya sa yumuyugyug niya ni. Eh. Mga sinasabing nasabihan. Mga sumuka ng dugo. Dito pinapakita mga kababayan ko kung paano gaano kalakas yung gravity ng pang-uulol nila sa inyo. Mga men. Di ba? Ito na yun, oh. Hindi ba na iisip nyo yan?
mga bobo at tanga-tangang naniniwala dyan kila Kuya Red at Donski. Hindi nyo ba naiisip yan, men? Tapos pag ibang tao yung pumupunta, sino-sino yung ibang tao ang pumunta niyan? Si Kigs TV. Si Kigs TV partially buo pa nung napuntahan niya yan, di ba? Si Master Gala, buo pa yan nung pinuntahan ni Master Gala yan. O yan, ilang beses nang may mga pumunta na wala sa barkadahan na itong mga peking to. Walang nangyayari, men. Pero pag itong mga to, yung mga magbabarkada yung pumunta dyan, di ba may nangyayari? Goosebumps! Oh, okay. At mga tinulak puno. Ay, nako, Diyos ko. Ilan niya lang yan sa napakarami nilang ginawang eksena patungkol sa bahay na to, na ito nga daw ay sobrang haunted. Wala na. Ang nananahimik nga na bahay na ito ay ganito na. At kung nakakapagsalita nga lang ang bahay na ito, malamang ay napamura na sa mga ginawang eksena ng mga sikat na nagpunta dito. Debunk na debunk, di ba? O yung ano, sige, yung argument sa bahay ay na-clear na ano, o doon naman tayo sa may labas. Meron ba sa labas? Wala rin eh. Pero para sana walang nasabi, nag-spirit box session sana kayo dyan, Min. Diba? Para wala lang, walang masabi. Sa aking ang paglilibot sa paligid ng bahay na ito ay wala naman akong ibang naramdaman, nakakaiba, kundi ang tahimik at payapang gabi. Wala. Diba? Wala. Oy, subscribe kayo kay Black Sheep Gas Trip ha. Ay, Ghost Trip pala, sorry. Lumipas pa nga ang ilang minuto na ay napagpasyahan kong magpatay ng ilaw, nagbabakasakali na may magpakitang aparisyon o paggalaw ng mga gamit sa aking harapan. Maganda dyan, kasama nyo si Shaman Tope, ano? Tapos ikiklear ni Shaman Tope yung ano, yung bahay. Kasama ni, ano eh, sinamahan na nila si Sir Donski dito sa Manila eh. Nung kasama nila si Sir Donski dito sa Luzon pala or Manila, wala nagpaparamdam. nung bumalik uli sa Mindanao, tambak na naman uli nagparamdam. Sa aking ang pagpatay ng ilaw ay ito ang mga nangyari. Ano nangyari?
Ano nangyari? Tingnan nga natin yung gamma kung may makita tayo. Wala na lang. Forward na lang natin ha. May ilang minuto nga rin na nakapatay ang ating ilaw at kinat ko na nga yung ibang parte para naman maibahagi ko na kagad sa inyo kung ano nga bang mga naganap. Ano ba naging ganap? At napaisip nga ako kung bakit ko nasabi yung ganap. Ganung wala namang ganap. Kaya nga wala akong maibabahagi sa inyo kung ano nga bang nangyari habang nakapatay ang aking mga ilaw. Bang! Sana ano eh no, halimbawa if ever ma ano puntahan niyo yung White House. Kaya lang malayo daw yun eh, yung White House na yun eh. Isa rin yun eh, yung lugar na yun, yung White House. Sa punto ngang ito ay napagpasyahan kong silipin yung likod na bahagi at nagbabaka sakali na sa aking pagbalik sa bahay na ito ay meron na tayong matuklasan na kakaiba. Talaga eh. Ano to kung ano na to? Ano ba? Parang ano? Warehouse? Malawak pala yon, hindi lang pala basta yung bahay. Pero yung bahay ang madalas silang tripin. Ang partingang ito ay gawaan ng uling na hanggang sa ngayon ay ginagamit ng mga residenteng nakapaligid sa bahay na ito. Dito nga nila nilalagay yung mga kahoy para sunugin hanggang sa maging uling. Ah, lagayan pala ng uling yun. Ay, gawaan ng uling. Yung palang purpose nun. Pagkatapos kong ang ikutin ng bahaging ito ay napagpasyahan ko na rin balikan ang kontrobersyal na bahay. Akala ko kung para saan yun, no? Sa uling pala yun. Sa muli kong ang pagbalik sa bahay, ay muli ako magbabakasakali. Magbakasakali ay magpakita, magparamdam, man lang sa atin. Ibang-iba nga ang bahay sa mga napanood natin na sobrang aktibo at agresibo. Kahit naman sa ganitong itsura na natin at datna ng bahay, ay hindi yun dahilan para wala na tayong maramdaman sapagkat ito nga... Yes, yun ang main argument kasi nila daw eh. Diba? Actually, yun ang magiging main argument. Paano kung magkakaroon yan, inano na yan, sinira na kaya wala na. Hindi, nandiyan pa rin yan, man. Araw ay sobrang haunted at demonic nga araw ang narito. Sobrang nakakadismaya nga. Hindi dahil sa walang nagpakita o nagparamdam man lang sa atin, kundi sa mga sikat na sobrang daming eksena ang ginawa patungkol sa bahay na ito. Na di umano'y sobrang creepy, sobrang haunted, at kailangan pa nga ng... Grabe, yung bahay na yun, kailangan na talaga ng matinding exorcism, mga idol.
At kung nakakapagsalita nga lang ang bahay na ito ay malamang sa malamang ay pinagmumura na ang mga sikat na bumaboy sa lugar na to. Abangan ang mga susunod na palaga ng Team Hellfire kasamang aking partner na si Noriel Gash Trip at ako si Black Sheep Ghost Trip. Stay safe, stay blessed, peace. Uy, balon. Ang bahay ng Black Lady at alam nyo naman kung gaano katindi at kalupit ang lugar na to. Alam nyo naman kung gaano katindi at kalupit ang lugar na to. Aminado tayo dyan na gumagawa ng stage. Aminado tayo dyan na gumagawa ng stage. Like for example, mag-script doon ka. Kung sinabi doon na umamin ako, sinabi ko lang na yung mga gumagawa ng fake na pag-exploration ay marami talaga dito sa atin. Grabe. Hindi ko kaya, even ako. Nakakahiya, ano? Hindi, ito. Ito yung patunay, mga kababayan. Kasi ang bababaw ng argument ng mga supporters nito eh. Halata mo mga bobo talaga yung mga sumusuporta sa kanila. Ang sasabihin kadalasan yan, bakit sila maraming subscribers kayo konti? Pero nakikita nyo min yung quality. Itong channel ni Black Sheep Ghost Hunter, Black Sheep Ghost Hunter, Black Sheep Ghost Trip, di ba? 1,380,000 lang ang subscribers. Pero nakita naman kung ano yung inano sa inyo. Nakita naman kung ano yung inoffer sa inyo. Di ba? Nilinaw yung ano, maybe sa inyo, no? Boring. Kasi walang nangyayari. Kasi naging pamantayan na ng ano, ng mga audience dito ng mga ghost hunting videos dito sa Pilipinas. Kailangan may magpakita, obligadong may magpakita talaga. Pero men, kung wala talaga wala, ito yung actually kasalanan yung pagbaba ng views nila Kuya Red at nila Donski. Kasalanan din nila yun eh. 'Di ba? Kasalanan niyo rin 'yan dahil basta ito ha, bibigyan ko kayo ng analysis. No? Bibigyan ko kayo ng analysis na hindi ko kasi may mga nagsasabi ako daw yung may kasalanan. No, hindi ako may kasalanan. Punta tayo sa channel ni Donski. Tapos punta tayo sa channel ko. Tingin tayo sa channel ko ha. Ang subscribers ko ay 15.9k lang. 'Di ba? 15.9k lang. Hindi ko nga alam bakit ano eh. Pinagkakaabalahan niyo pa ako na pagka-stressan eh. Oo, nai-stress kayo sa akin, men. Halatang halata naman eh. Sa videos ko ang mga yan oh, hindi pa nga maka-1,000 mga last videos ko, hindi pa maka-1,000 ito. 1.5k nanonood kay Donski. 2K, 1K, di ba? 2K. Kay Donski na content ko, 1.6K. Pinakamataas ko na dyan, men, na pag kinontent ko si Donski at si Kuya Red, siguro natatandaan ko na umabot ng 3,000. Just imagine, 3,000 ang nanonood sa akin pag kayo yung content ko, ha? Mas mataas pa nga ang views ko pag si Boss Rino yung content ko, eh. Di ba dapat si Boss Rino, kung views lang ang habol ko, di sana si Boss Rino na lang ang pinaulit-ulit ko, hindi kayo. Di ba? Oh, yung mga videos na rin, 1.3K, 2.4K, di ba? Hindi matataas ang views na nakukuha ko sa inyo. Ayan, 3K kay Kuya Red, no? Now, dun sa channel ni Donski Gash TV, katulad nito, no? 3 days ago, men. 3 days ago, tapos ang manonood lang sa'yo, out of 303K subscribers, 303,000 subscribers, ang manonood lang sa'yo, 15K na lang, ilan ang nawala sa'yo, men? Let's say, ang nawala sa'yo, 290K. Hindi naman nanood sa akin yung 290K na nawala sa'yo, eh. E di sana,
yung mga nawalang viewers sa'yo, eh sana sa akin napunta. Pero no, hindi nga ako umabot ng ano, ng 50,000 na views. Siguro 10,000 na talagang pinakamalaki ko sa lahat-lahat. Meron akong 200,000 views, hindi pa ghost hunting. Politika pa. Political content pa yun. Hindi pa ghost hunting yun, men, ha? Diba? Ang pinakamataas ko sigurong views sa ghost hunting, 10,000, pagkakaalam ko. Pero natsambahan ko lang yun dahil marami nanood sa akin. Yun lang. O, just imagine na, kahit pasabi mo na regular na 10,000 ang nanonood sa akin, nasa napunta yung ano, yung 200 plus or 270 na viewers mo. 'Di ba? Napagtanto talaga nila na talagang fake ka. Natututo kasi ang tao eh. Ngayon ako na lang ang nakikita yung dahilan kunyari para may masisi kayo na naninira sa inyo. Kahit huwag kayong siraan. 'Di ba? Matututo yung taong manood sa inyo. Actually yung mga sponsors nyo, mga supporters nyo, may mga denial na dahilan na eh. Nung una, di ba, ang unang sinasabi, puntahan mo para mapatunayan mong totoo, puntahan mo. Di ba? E pinuntahan. Hindi man ako yung pumunta, pero may mga ibang pumunta na kilala. Sila Master Gala. Hindi pala mga si Master Gala yung kilalang pumunta. Meron pumunta doon si Kigs TV. Yan, yung panahon ni Kigs TV at Master Gala, buo pa yung bahay, ha? Si Noriel, ano, yung Hellfire, pumunta dyan, dalawa. So, apat na yung nagpatunay na fake yan. Tapos biglang mag-move yung, ano, yung pagiging denial nila. Okay lang sa amin, at least kami nag-enjoy. Nag-enjoy kami. Diba? O lipat naman tayo kay Kuya Red. Ilan na subscribers ni Kuya Red? Tingnan natin nga. Kuya Red. 374,000 ang subscribers ni Kuya Red. Pero yung nanood sa kamera mo 4 days ago, 10K, asa na napunta yung 350,000 subscribers mo? Ala nga naman sa akin napunta yan dahil sa quote-unquote paninira ko? Sa akin ba napunta yan, men? Hindi sa akin napunta yan. Niwala nga akong views eh. Diba tanggapin nyo yung katotohanan na nagigising yung audience nyo? Huwag kayong maghanap ng sisisihin. Huwag kayong magsasabi na eh kasi naninira. Wala. Kahit walang Bungo TV, matututo yung mga tao. Dahil hindi naman dinisign na ano yan eh. Hindi naman dinisign yung utak ng tao na hindi matuto eh. Alam mong ginago ko, purpose ko, ako lang yung nagva-validate sa mga nararamdaman ng umalis sa inyo. Diba? Actually, kaaalis lang sa inyo sakalang nanood sa akin yung iba eh. Diba? Nalaman kasi namin na fake, kaya dito kami nanood sa'yo. Yun, pero yung dahil nanood, bibihira yun yung sasabihin sa akin, nanood ako sa'yo Bungo, kaya nalaman kong fake. Bibihira yun. Mas madalas yung ano, na nahalata ako ng fake eh, kaya dito na lang ako manonood. Mas madalas sa akin yung ganun. Patunay na meron o, may pangilan-ngilan na napabago ko ng isip. Diba? May pangilan-ngilan na nagbago yung isip dahil sa akin. Siguro, masasabi ko, siguro kahit mga 100 katao lang or 50 katao, pero kaluluwa yun eh, nailigtas ko eh. Diba? Iilan lang yan yung mga na-convince ko. Pero most of them, diba? Patunay na patunay yung numbers. Yung numbers kasi exact science yan eh. Hindi mo pwedeng tutulan yan eh. Ilang accounts sa YouTube ang nag-click niyan sa'yo? 374. Tapos 2 days ago, or yung pinakahuli mo dito, yung, let's say mga 1 month ago, dun tayo sa 1 month ago ha. Oh, 1 month ago, 18K, 16K, 13K lang ang nanood sa'yo 1 month ago. Talagang wala na, min. Yung mga hindi nanood sa'yo dito sa 300, sa akin ba napunta yan? Hindi naman nagre-reflect sa number ng views ko yan eh. Diba? Patunay lang yan na habang buhay, hindi nyo pwedeng gawin tanga yung mga tao.
Mahahalata at mahahalata nila yan. Dahil ang habol nyo lang dito ay pera. Meron akong isishare sa inyo, mga kababayan ko. Na ano ko to eh, may nagkwento sa akin ito eh. Yung mga sponsor, ano, mga sponsors. Next topic na lang siguro, o ngayon na. Hindi, ngayon na. Yung mga sponsors ng ano, kasi mahirap kasi baka mamaya panoorin ako ng sponsor ng mga yan ngayon lang. Mawala ng gana sa akin, di na nila masabi. Ngayon na lang, sige, ngayon na lang. May nakausap kasi ako, kaklose nitong mga to, nitong mga Peking Ghost Hunter na to. Diba? Hindi ko sasabihin ko sino ha. There was a time daw na maraming tinatawagan yung isang, ito sponsor, makinig kayo ha. Makinig kayo sponsors ha. Dito ko na-realize yung grabing panluloko na ginagawa sa inyo. Grabing pang-uuto at pang-ano. Pagkausap kayo daw ng mga yan, magagalang. Kaya nyo nga nagustuhan kasi magalang eh. Diba? At hindi lang, baka akala nyo daw, kayo lang ang tinatawagan yan bago matulog sa gabi. Hindi ko sasabihin kung sino to ha. Diba? May credibility yung nagsabi sa akin. Marami kayong kinakausap niyan sa gabi. Marami kayong kinakausap niyan. At isa-isa kayong binubola niyan sa gabi. Diba? Tapos, darating yung time na manghihingi ng GCash sa inyo. Kung sino ka mang sponsor ka, tamaan ka sana. Para sa'yo to, ma'am. De, magbubula-bulahan, ano, hihingan-hingan ka. Then, wala ka maibigay, di ba? Wala ka maibigay. Pipilitin ka. Tapos sasabihin mo, ma'am, na hindi, okay na yan. Okay na yung ano na yan. Okay na yung GCash mo. Okay na yan. E bitin pa si, ano, si Ghost Hunter mo. Pagbaba ng telepono, mumurahin ka. Sasabihin, tangina mo, i-block kita eh. Kasi nga, walang napala sa'yo. Or may napala sa'yo kulang. Nakakahina, ano, nakakapanghina. Hanggang kailan kayo magpapakatanga dyan, man? Bagay, pera nyo naman yan eh. Kahit na anong sabihin ko dito, kahit sino pang tao ang magsabi na ano niyan, darating ang time, marirealize mo kung ilan na naibibigay mo dyan. Eh. Baka nakabili na kayo ng kalabaw sa probinsya noon, or nakapagpagawa na kayo ng bahay noon. Nasa ibang bansa kayo, mga minamahal kong OFW, nasa ibang bansa kayo, kaya kayo nagtrabaho dyan para sa pamilya nyo. Diba? Kung natuwa kayo, feeling nyo naging sagana ang buhay nyo dyan at natuwa kayo, diba? Pwede siguro once magbigay kayo, no? Once lang. Pero yung gagawin kayong gatasan, huwag yung papayag, man. Pero inuulit ko, pera nyo pa rin naman yan, eh. Pero sa akin, huwag kayong papayag. Pambili nyo na lang ng luho ng anak nyo yan. Yung extra nyo, bilhin nyo yung bagong cellphone ng anak nyo na maganda. Instead na Ghost Hunter ang binibilhan nyo ng mga kung ano-ano, anak nyo, bilhin nyo bagong cellphone. Diba? Or kung sino man ng, or nanay nyo, kung wala pa kayo anak na, OFW kayo dyan, yung nanay nyo, bilhin nyo ng aircon sa bahay, mainit ngayon. Bilhin nyo ng ano, mga kapatid nyo, bilhan nyo ng luho. Kung hindi nyo alam kung saan ilalagay yung pera, di ba? Paminsan-minsan, bilhan nyo na lang kapatid nyo ng bagong cellphone, bagong ano. Di ba? Or kung lahat ng kapatid mo may trabaho na
nanay mo, hindi naman kailangan ng kung ano-ano. Kung gusto mo talagang tumulong, maraming cancer patients. Kontakin niyo yung ano, maraming nagpo-post. Pahanap kayo sa ano, sa hospital na pwede niyong buhusan ng pera niyo doon. Madami nangangailangan ngayon ng tulong. 'Di ba? Sa akin maraming ano, wala lang talaga akong maibigay na tulong, 'di ba? Kung gusto niyo, ibibigay ko sa inyo. Wala kayong ibibigay sa akin, ha? Ako mismo ang magsusubo sa inyo ng tutulungan yung ano, nangangailangan medical. 'Di ba? Sila ang kausapin nyo. Baka sabihin nyo na naman, eh, gusto ni Bongo na sa kanya may padali. No, hindi sa akin. Sila yung kakausapin nyo. Pagka magbibigay ako sa inyo ng taong tutulungan, yung mismong tao na yon ang kakausapin nyo lang, labas na ako dun. Kasi minsan, yung mga ghost hunter na yan, may mga tutulungan-tutulungan. Kunyari, gagawin nila middleman yung sarili nila. At mababawasan na yon. Pagka dinaan nyo sa GCash nila yung ano, ang kakausapin nyo mismo, yung mismong biktima. Ako lang yung magkoconnect sa inyo. Diba? Pero kung nakakakita kayo ng satisfaction or nakakakuha kayo ng satisfaction, pag inuubos nyo yung pera nyo sa mga manluloko na yan, men, okay lang. Diba? Kaysa naman magsyabu nga naman kayo. Diba? Kung na-addict kayo sa pagbibigay ng pera sa mga yan, ano yung kinaka-addictan nyo? Yung bubula-bulahin kayo? 'Di ba? Tapos pag wala kayo na ibigay, na frustrate sa'yo, mumurahin kayo, saksing-saksi yung kakilala ko dun, men. Pagbagsak ng telepono, putang ina mo, black kita eh. Kasi nga, walang nahita sa inyo. Naku, yun ang hihina dun eh. 'Di ba? Ginagawa kayong gatasan dyan. Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo dyan. Ano, paki-comment na lang sa baba kung anong masasabi nyo. Yun lang po. Bye-bye. Ayun, mag-off.